guys! Welcome to my channel! Ang content po ng ating video ngayon ay tungkol po sa breastfeeding tutorial para sa mga maming mga bago pa lamang, yung hindi pa marunong magpa-breastfeeding ng kanilang babies. So, ayan no, ituturo po natin dito kung paano ang tamang pagpapasuso sa bata. Ayan, meron po kasing mga mami na hindi pa talaga alam kung paano ang tamang posisyon ng pagpapadede sa kanilang mga sanggol, no? Lalo na po yung mga first-timer na mga mami. Kulang pa po sila sa kaalaman sa kung paano ang tamang posisyon ng pagpadede sa kanilang baby. So, ayan po ang ating itatopic ngayon. Ngayong araw dito sa ating video. Ano? Pero bago po yan, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, pakisubscribe naman po ito at pakilikes na rin. So, ayan po, mag-uumpisa po tayo sa ating topic ngayong araw, ang breastfeeding tutorial. Ayan po, no, para sa mga nanay po dyan, ang mga baguhang nanay, sana po'y matutunan nyo ang babahagi kong kaalaman bilang isang nanay at naranasan ko po kung paano ang hindi pa marunong magpa-daily ng maayos. Pero sa aking experience ay unti-unti ko rin po itong nalaman hanggang sa natutunan ko ng tuluyan. So mahalaga po sa pagpapadede ano ay kailangan meron kang gatas. Kung ikaw ay walang gatas, marami po ang solusyong maaari mong gawin para ikaw ay magkaroon ng gatas. Unang-una po dyan ay kailangan kumain ka na nga masustansyang pagkain. Ang pagkain po ng masustansyang pagkain ay hindi po sa dami ng pagkain. Ito po ay sa kalidad ng pagkain. Kailangan po ay kumain kayo na nga masabaw, lalo na yung may malunggay. At kapag wala ka talagang gatas na mailabas sa iyong dede ay maaari ka nga mag-isa na nga malunggay na may buko. At yun ang iyong kakainin. Marami ring pagkain na maaari mong kainin na para ikaw ay magkagatas. Mahalaga talaga na ikaw ay magkaroon ng gatas. At kapag sa umpisa, kailangan mong padidihan ng padidihan ang iyong dede sa iyong baby para magkaroon ng gatas ito para lumabas. Dahil mahalaga pong maibigay natin sa ating mga sanggol ang ating colostrum na tinatawag, ang ating unang-unang gatas na lalabas sa ating dede para sa ating baby. Ito po ay vitamins. Yan po ang unang-unang vitamins na maibibigay natin sa ating anak, ang colostrum. Meron po talagang mga mami ano na sa unang araw ng pagpapadede nila sa kanilang sanggol ay wala talagang gatas na lumalabas. So kapag ganito po ang isang dalawang uri lamang po ang nanay. Ang isa ay merong gatas at ang isa ay walang gatas. Pero nagkakaroon po ng gatas yan kapag tuloy-tuloy lamang po natin padidihin ang ating sanggol. So kapag ikaw po ay ang nanay na ang klase ng nanay na walang gatas, hirap lumabas ang gatas, mahalagang isagawa mo ang pagmamassage ng iyong breast. Kailangan i-massage mo ang iyong breast para mag-produce siya ng gatas. So sa pagmamassage ng breast, kailangan i-press mo ang iyong breast mula rito sa taas, pababa. Ipipress mo lang siya, pababa. Pagkatapos ay tatas mong iyong kamay, hihilutin mo ang iyong dito sa kilikili kasi ang gatas po natin ay nai-stack dito sa ating dito sa may ating kilikili. Ayan, ipipress lamang po yan ang ipipress dito tapos i-round mo ng ganyan, i-massage mo ng ganyan. Pagkatapos ay i-round mo siyang ganyan. Ayan. Pagkatapos po pagkatas mo pong i-press, ay yung dalawang daliri mo ay ilalagay mo rito sa may nipples, tapos i-circle mo siyang ganyan, tapos ganyan, ganyan. Circle, 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 circle. Paikot, round sa yung nipple. Ganyan. Tapos ikaganyan, ganyan. Ganun lamang po ang pagmamassage sa ating breast para mag-produce na ng gatas.
Sa akin po namang kaso, ako po ay ang klase ng ang uri ng nanay na hindi kailangan ng kumain ng mga pampagatas dahil meron po akong gatas at sa awa ng Diyos ang aking gatas ay marami ang supply. Nagagawa ko pa pong magbigay or mag-donate ng gatas sa iba, sa ibang sanggol. Nagpapadidi rin po ako ng ibang sanggol kapag ito ay iniiwan sa akin dahil marami akong gatas. So ngayon ang gagawin natin ay ituturo natin ang tamang posisyon ng pagpapadidi sa iyong sanggol. Kapag ikaw ay magpapadidi, mahalaga nga makuha mo ang tamang posisyon ng iyong sanggol para maibigay mo ng maayos ang iyong gatas sa kanya. Kasi ang sanggol kapag hindi nakukuha ang tamang gatas ay naaaburido ito at umiiyak. So ayan, ang gagawin natin po ay kailangan iposisyon po natin siya ng papayong ganyan. Idadapa natin dito ang ating sanggol sa ating dibdib at hahawakan natin siya dito pa ganyan. Ang kailangan ang ating palad ay nakasapo sa kanyang puwetan at ang kanyang tummy sa ating tummy at tummy niya ay dapat nagtatama para nakuha niya ang tamang posisyon. So ipadidihin lamang po natin ang ating sanggol habang nakaganyang posisyon. Yan po ang tamang posisyon ng pagpapadiri. Sa ganitong posisyon po ay maibibigay natin sa ating sanggol ang tamang pagpapadiri at maiiwasan po natin ang magkaroon ng kabag ang ating anak dahil ang kanyang tummy ay tumatama sa ating tummy na iipit. So hindi po yun na nagkakaroon ng pagkakataong makapasok ang hangin sa kapag siya ay dumidedi. Ang sanggol kasi kapag mali ang pagkakaposisyon sa kanyang pag-dedi ay kinakabag, nagkakaroon ng hangin ang kanyang tiyan. Kaya nagiging dahilan ng kanyang pag-iyak. At mahalaga rin na matutunan natin na ang ating nipples ay maipasok ng tama sa kanyang bibig at masipsip ng maayos. Kapag ang iyong nipples ay ang dulo lamang ng nipples mo ang masisipsip ng iyong sanggol, ito ay makakakuha ng hangin. Kaya't mahalagang ipasok mo ang itong buong yung may guhit dito, yung brown, ganyan na circle, yung circle dyan na brown, kailangan maipasok yun ang buo sa kanyang bibig para kapag siniksip niya, parang kinakagat yan ng kanyang ilagid ang round dito sa yung nipple. Hindi lamang po nipple ang kailangan ipasok. Kailangan pong maipasok yung buong bilog na ganyan dito sa ating breast para walang hangin na makakapasok sa kanyang tiyan, para hindi maging dahilan ng kanyang kabag. So kapag ganun ang posisyon ng baby, mabubusog siya ng maayos at makukuha niya ang tamang gatas ng mula sa atin. So kapag siya ay nabusog na rito, maaari natin siyang ilipat dito sa kabila. Mahalagang pantay nating ipadidihin ang ating anak sa magkabilang breast para maging pantay rin po ang ating breast. Dahil kapag hindi po natin pinadidihan ng dalawa, ang dalawa ay magiging tabingi ang iyong breast. Ang isa ay malaki, ang isa ay maliit. Malaki po ang madalas mong padidihan at maliit po ang hindi mong pinadidihan. So kaya mahalaga pong pantay nating padidihan ang ating breast para hindi rin masira ang figure ng ating breast. Sa pag-breastfeeding, sa gawa ng breastfeeding, mga nanay, mahalagang malaman po ninyo na ito ay nakatutulong sa ating matres. Pinatitigas nito ang ating matres upang mabilis itong humilom mula sa ating panganganak. Dahil kaya mahalagang isagawa natin ang pagpapadiri sa ating mga sanggol. Ito rin po ay nakakatulong sa atin upang mabilis na ma-reduce ang ating pananaba mula sa ating pagbubuntis. At ito rin po ay nakatutulong na ikaw ay hindi muna agad
dagdag na ng iyong buwan ng dalaw. So, sa pagpapadede ng iyong sanggol, mas mainam kung paaabutin mo ito ng 2 taon. Ang iyong sanggol ay edad ng 2 taon. Mas matagal kang masundan sa iyong pagbubuntis. So, ayan po mga nanay, kagaya ko na nanay rin. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking breastfeeding tutorial. Salamat!